Hello mga kadudes, meron tayong dalawang power supply ng personal computer, desktop type. Ito yung karaniwang ginagamit natin sa bahay. Marami nito yung luma na eh, kaya marami na rin mga pinag-upgradean. So nagpalit na tayo ng mga bagong unit ng PC. So ito ay power supply, ang ATX power supply. Gagawin natin itong bench power supply para sa power supply ng car stereo. Meron pa tong 5 volts, meron din tong 3.3 volts. Okay, so marami siyang output basically, kaya ang dami-dami niyang wire. So ituturo ko sa inyo kung paano to papaganahin nang walang computer, nang siya lang mag-isa. Okay? So, i-prepare natin yung wire. So, putulin na natin. Ito yung gagamitin natin 12 volts and 5 volts. Yung dilaw, 12 volts kasi ito eh. And then, yung pula, 5 volts. So, lagyan natin siya ng alligator clip para mas okay siyang gamitin as bench power supply. So, yung dilaw, 12 volts yan. Lagyan natin ng dilaw din na alligator clip. Yung pula, pulang alligator clip na din. Then yung mga itim, mga negative yan, negative supply. Okay, nalagyan na natin ng alligator clip. So pansinin nyo, hindi ko pinagpantay yung voltage output dun sa ground. So yung pula and black, magkalayo ng konti, ganun din dito. So, reminder, 12 volts kung dilaw, 5 volts kung pula. I-on na natin, ano? So, ito yung cord. Sasaksak ko na siya sa outlet natin. Okay. Ayun, no? Mapapansin nyo, hindi naman umikot yung fan. So, wala pa rin output yan. Bakit? Dito sa kanyang voltage configuration, makikita nyo dyan yung orange 3.3 volts. Andyan din yung current rating. So, ang ganda nito dahil ang tataas ng current rating. 12 volts, nasa 16 amperes. Halos pumapatap yan ng ilang watts na. No? So, napakaganda ng power supply na ng car stereo. Meron din tayo negative 12, negative 5, positive 5. Tapos, yung black, yun yung common or ground. Then, yung green, PS on. Yun ang gagamitin natin para ma-force on natin itong power supply. Itong green wire. Saan ba nakalagay yung green wire? Dito sa mas maraming wire, hanapin nyo lang yung kulay green. Yung kulay green, katabi nyo yung black. So, pagsasamahin natin ito, issue short, tawag natin, issue short natin. So, yan. Gumawa ka lang ng jumper. Insert mo dun sa socket niya. Ayan. Okay. So, mapapansin nyo, umiikot na yung fan natin. Umiikot na yan, basically. Na? Umiikot na yung fan. So, tingnan natin ngayon yung voltage output, kung ilan. Alright. So, sukatan natin tong kulay dilaw, tsaka yung kulay black. Ang nakukuha natin is 11.98 volts. So, 0.02 na lang, 12 volts na. Regulated yung output natin na yan. So, hindi yan tataas. Hindi rin basta-basta bababa. Unless, overload para bumaba yung kanyang voltage. Then, base dito sa ating voltage and current rating, yung 12 volts natin ay mayroon 16 amperes. So, 12 times 16, almost 200 watts. So, pwede nyo siyang gamitin sa mga car amplifier, sa car stereo, no, pan-testing. Dahil 12 volts nga, hindi mo nakakailanganin ng battery. Right? So, napakagandang bench power supply. Meron din tong 5 volts. Ito yung pula. So, nagagamit din yung 5 volts. Eh. Madalas din gamitin yung 5 volts sa maraming device, gadget. Ito rin, pwede rin pan-charge ng cellphone. So, 5.18. Regulated din yan. Hindi rin yung basta-basta nagbabago.
Yung ibang output niyan, meron din. Kung orange, pag sinukat mo, meron kang 3.3. Ayan, 3.22. So, saan ba ginagamit yan? Ginagamit yan, voltage reference. Sa iba pang pagkakataon. Okay? Ano pang meron tayo dito? Meron din tayo negative 12, positive 12. Okay? So, iwasan lang mag-short. So, as a recap, tingnan nyo lang dito kung nasaan yung PS on. Usually naman, laging green. So, then, i-jump natin yung green and black. Ganyan. Magkakaroon na tayo ng instant power supply. So, ganito din yung gagawin natin dito sa isang power supply natin. Natutunan ko to nung ako'y nasa Samsung eh. Kasi sa Samsung, paggawaan ng DVD writer, eh, puro ganito yung power supply. So, para gumana yung power supply, jump namin. Okay, I hope you learned something guys, and I hope to see you again. Thank you for watching my videos. Okay, ayan. Ginawa ko siyang power supply ng ating karistiryo. So, yun din ang karistiryo na ito eh. O, galing... Okay. Yun yung mga sinaunang karistiryo. Pero, magagandang klase. Yan siyang MD, tapos merong MP3 player. Okay, so ganyan lang para magamit nyo ang inyong ATX power supply at magamit nyo ang karistiryo nang wala sa kotse. Thank you.